marami na naman ang mga nadidismaya ng no, mga kababayan natin kay number one senator at actor na si Robin Padilla. Pero bago natin pag-usapan yan, ay isa munang maganda at mapayapang oras sa mga all. Kaya marami ang mga nadidismaya kasi nga may natanggap ang Senado na reklamo tungkol kay Apollo Quiboloy. At ito ay kinontra naman ni ano ni Senator Robin Padilla. Ang mga hinanaing ng mga kababayan natin, siya ay hinalal bilang senador. 'Di ba? Dapat daw sana ay magiging patas ano. Kumbaga hayaan na imbestigahan kung sino man ang mga nirereklamo. At kung mapatunayang wala namang nilabag sa batas, ay di ano, malinis. Kasi dapat dyan kasi talaga ay no one is above the law. Di ba? Mapamahirap, mapamayaman, which is talagang hindi naman nangyayari sa Pilipinas ito. Dahil alam nyo na, pagkamayaman, ay siguradong nakakalusot. Pero pagka mahirap ay yun ang mga nahihirapan lalo. Pero yung mga bagay na yan ay pwede naman talagang mababago yan. Kung maging maayos lang ang mga namumuno ng ating bayan, no? Lalong-lalo na itong sa Senado. Dahil ang sabi nga ng mga kababayan natin, dapat ay maging patas sila. Kumbaga, hahayaan na magkaroon ng investigasyon kung ano man ang mga reklamo. Kaso nga lang daw, itong si Senator Robin Padilla ay talaga namang hindi pa naumpisahan ang investigasyon, ay talagang kinokontra na kagad na hindi daw dapat investigahan itong si Apollo Quiboloy. Kaya nagalit itong mga nagreklamo, siyempre. Dahil bakit daw kinokontra kagad nitong si Senator Robin Padilla. Alam na this, 'di ba? Parang sa ano lang 'yan eh, sa issue ng West Philippine Sea. Kumbaga itong si Senator Robin Padilla ay ayon na ayon dun sa mga China. Kaya siya binabatikos. 'Yun ang nagiging problema ngayon. Alam nyo kasi si Senator Robin Padilla ay isang aktor, di ba? Sikat, sikat na sikat. Ngayon, pagka ganyan ang kanyang mga inihahayag, ay marami kasing followers ito eh. So kung ang mga followers nito ay maniwala kaagad sa kanya, eh mahirap yan. Marami siyang followers eh, di ba? So yan dapat ang kanyang iniisip din ano. Bilang isang senador. Dahil hinalal siya ng bayan, hinalal siya ng mga kababayan natin no, para maging isang senador. Hindi para maging abogado dun kung sino man ang kanyang mga kaibigan o kakilala. Diba? Pero sana man lang ay maging patas. Sa bagay, hindi lang naman siyang gumagawa nito. Meron ding ibang mga senador. Kaya lang nahahighlight kasi siya dahil number one senator si Robin Padilla. Diba? Tsaka kilalang kilala. Kaya na-highlight siya. Yun ang balibalita ngayon. At talaga namang pinuputakti ng pambabatikos. Dahil nga dyan sa kanyang pagtutol sa gagawin daw na investigasyon kay Apollo Quiboloy. Ang sabi pa nga daw niya parang ICC. Parang hindi yata ano. Kasi ang ICC, ang gustong gawin ng ICC is maimbestigahan ang dating administrasyon dahil dun sa human rights. Eh ito naman kay Apollo Quiboloy, may mga complainants kasi, mga babaeng complainants. So malayo yun, malayo. May sinasabi pa nga siya na kasabwat daw ang Amerika sa pag-imbestiga kay Apollo Quiboloy. Ano naman kinalaman ng Amerika doon kay Apollo Quiboloy? 'Di ba?
ano naman gagawin ng Amerika dyan? At yan ay issue ng lokal, kumbaga ng Pilipinas, sa Pilipinas lamang. Kaya minsan, na-overreact to si, ano, si Senator Robin Padilla. Diba? Kaya siya napapansin at nababatikos. Kumbaga, meron pa nga siyang isang inihahain na gagawin daw 54 ang mga senador. Sus, ang dami nun. E di, ang daming babayaran ng gobyerno natin. E buti naman kung lahat magtatrabaho. Eh ngayon nga, di ba, parang 24, di ba, ang senator natin. E iba pa dyan, hindi pa nagtatrabaho. At kontra ng kontra. Di ba? Gagawin pang 54. Sus, ano na nang mangyayari dyan? E di lahat na ng taxes natin ay mapupunta dun. Di ba? Okay naman yan kung magtatrabaho lahat. Kaso, yun nga lang. Alam na this, na ang iba talaga ay nagkamali talagang maihalal ng mga kababayan natin. Yan po ang balibalita, no, na nababatikos. Kaya nababatikos na naman si Senator Robin Padilla. Dahil nga dito sa kanyang pagkontra kaagad na tungkol sa investigasyon na gagawin sa mga reklamo tungkol kay Apollo Quibuloy. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking maliit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.